Special guest, si Pastor Apollo Quiboloy lang, ang honorary chairman ng SMNI. Kasama namin ni Ma'am Lorraine Badoy. But this time around, talagang napakahalaga ng araw na ito. Makakasama ng buong sambayan ng Pilipino, hindi lamang si Pastor Quiboloy, kung hindi kasama ang Secretary of Justice. Live na live sa studio ng Laban Kasamang Bayan dito sa SMNI, Secretary Boying Remolla, ang minamahal na Justice Secretary ng Sambayan ng Pilipino. Secretary Boying Remolla, sir, welcome with Pastor Quiboloy dito sa Laban Kasamang Bayan. Thank you, Kai Eric and Pastor. Gandang hapon po sa inyo. Yes, si Secretary Boying Remolla ay nasa hot seat. Hindi lamang dahil ipinagtanggol niya sa abroad, sa harap ng daang mga bansa ang ating integridad bilang bansa at pamahalaan against allegations of human rights violations, extrajudicial killings, na lahat ay fake news at disinformation. He is currently in a hot seat dahil sa mga nagpapakalat ng maling panawagang dulot ng malisya na sirain ang kanyang paninindigan sa strong rule of law bilang Justice Secretary ng Marcos Administration. May kaugnayan sa kinasasangkutang pagkakahuli ng kanyang anak. Secretary Remolla, as a father and as a Justice Secretary, you have now the people listening to you. Go ahead, please. Salamat ka, Eric, Pastor. Ang pangyaring ito ay wala akong gusto mangyari talaga. Walang gustong sumambulit ito sa harap ng taong bayan. Ngunit nariyan na po yan. Nung Martes po, ng madaling araw, ako po'y nagising. Sinabihan po ako na may nangyari nga dito sa Pilipinas. Ako po'y nasa Geneva noon. On the way to my second interactive dialogue, na kasama po ang Human Rights Committee, Human Rights Committee ng United Nations. It was the second day already, tapos na ho yung first day, where we were able to engage the United Nations already on issues about the Philippines. At nga, nagulat po ako nung umaga, sinabi sa akin na may nangyari na nahuli nga, hinuli yung aking anak. At isa lang naman ang sinabi ko sa aking asawa na kumuha na lang ng abogado sapagkat yan lang ang paraan para maging malinawan lahat. Yun lang po ang aking sinabi. Pastor, would you like to interact to Secretary Remolla dito sa napakahalagang usapin nakaharap natin mismo ang Secretary of Justice? Well, unang-una, napakinggan ko yung kanyang discourse doon sa United Nations, sa Geneva. I've never heard a very intelligent discourse about the affairs of our nation than from Secretary Boying Remolla. He deserves a clap for that. I say that with all my heart because it was really a beautiful defense of the different accusations coming from different sectors who are not for our nation building. But for Secretary Remolla, he articulated everything so intelligently. Wala na akong masabi pa. Yun ang pinaka para sa akin, ang pinaka magandang paglalahad ng katotohanan patungkol sa affair ng ating bansa. Agree. Patungkol naman dito sa sumambulat na balita patungkol sa kanyang anak, bago siya dumating dito, ay nasabi na natin ang dapat nating masabi. At ang masasabi ko lang kay Secretary Remolla, the whole nation dito sa ating bansa at abroad, they are all behind you. Sapagkat alam nila na ikaw ay isang tagapagtanggol, nasa katotohanan, at nasa isang posisyon na kung saan ay talagang nagiging mabigat ang katotohanan na tinatago sa maraming panahon ng mga gustong sumira sa ating bansa. Kaya, ang masasabi ko lang sa iyo, we are all behind you, we are praying for you, and hindi pwedeng ikabit ang mga bagay na ginawa kahit anak mo pa sa iyo sapagkat siya ay nasa tamang edad tulad ng pinag-usapan natin kanina. Tama, Pastor. May biblical precious pa yan, di ba? Ezekiel yata ang pinagalingan. Ito yung Ezekiel 18:20. Na yung kasalanan ng anak ay hindi pwedeng ipataw sa kasalanan sa ama at ang kasalanan ng ama ay hindi pwedeng sa anak because nasa tamang edad na siya. At sinabi ko nga, wala namang tatay na nagturo sa kanyang anak nung nasa minority age pa siya at under sa kanyang pamamahala
na gumawa ng kasamaan. Precisely. But at the majority age, you are on your own. You will choose your own path. And you will only have the reflection of the discipline you receive from your family. Whether to follow it up and lead a good life or whether to be influenced by the other side. It's up to you na. Kaya para sa amin, walang taint ito sa iyong pagkatao, Senator, Secretary Remulla. Wala po. Wala kayong dapat ikabahala. Wala kayong dapat ipangamba sapagkat ang buong bayang Pilipinas, buong bansang Pilipinas, dito at abroad, we are all behind you. Secretary Remulla, reaction to that, sa napakalinaw na pahayag, hindi lamang mula kay Pastor, kundi mismo from the President himself, still restoring and publicly declaring his trust and confidence to your competence and integrity. At sabi niya, job-wise, position-wise, wala kang may pipintas sa kanya. Bago magsalita si Secretary Remulla, it will be a great disservice for our nation and for the Filipino people if you will listen to this negative people who are trying to let you resign. It will be a great disservice kung maipektuhan kayo, at it will be a great disservice kung kahit isipin na lang ninyo, magre-resign ako dahil dito. Hindi papayag ang taong bayan. I serve at the pleasure of the President. Of course. And I think that's the most important principle here. Ito po, ang tingin ko lang dito, isang pagsubok lang ito sa ating, yes, sa aking pamilya, sa aking sarili, at marahil in so many ways, pagsubok sa ating bansa on how we handle a sensitive matter like this. Ang sa akin lang po talaga, I'm the head of the Justice Department. I will let justice take its course. Kahit nung simula pa lang nung nalaman ko, wala na ako kung hiningi na pabor kahit kanino. Ang sabi ko nga, kukuha lang ng abogado, ikuha lang siya ng abogado para madepensahan niya ang kanyang sarili. Basic right naman niya yun. Basic right po yan. Right to be presumed innocent, ikuha ng abogado. At kung meron kaming hindi pinagkasunduan sa nakaraan, sa amin na po yun. It's us as a family that has to deal with that. And we will respect that, Secretary. Ang sa akin lang ho talaga, there's so much work to do. Reforming the justice system is one of the hardest tasks given to anybody in this country. I'm not complaining because I'm charting a way towards this reform. Kagagaling ko lang ho sa opisina. Yes. I met the leadership of my office. Jet lag pa ha, diretso sa office. Less than 24 hours. So. We spoke about the reform that we are doing for the corrections and the detention system ng ating mga nagkakasala o nasasadlak sa mga kaso. Exactly what we have been planning all along na gawin para ho iayos ang sistema ng justisya sa Pilipinas. And with me, this, besides the leadership, was our main consultant ng Department of Justice ngayon, na talagang kinagigilo kong sabihin sa inyo, si Dr. Raymond Narag, who was jailed for 7 years wrongfully. At ngayon, he's a doctor of criminal justice. Nakulong siya sa Quezon City Jail ng 7 taon, wala siyang kasalanan. At naging mayor pa siya sa kulungan. At ngayon, he's the prime lecturer in the state of Illinois and leading light sa American correction system itself, sa America. And he's helping us with our jail reform, not only the jails, but the correction system itself. Kaya sabi ko nga, there's so much work to do, but a case has to happen and let it pursue its own course. Wala naman tayo magagawa na dyan. It's part of life that these things happen. Siyempre, ako isang ama at ako yung Secretary of Justice. Those are two different roles. I have to play both. Claro. Pastor, with your permission and your indulgence also, Secretary Remulla, napakalakas ng mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabi niya, there is no other any reason for me to believe that the Secretary of Justice has to resign. And no, hindi nawawala ang moral authority sa pagtingin niya sa iyo. Kilala ka niya. And people are also know your background na hindi ikaw nakikialam sa mga bagay na mali. Direktahin ka namin tatanungin para ang mamamayan ay makikinig sa iyo.
was there any instance or will there be any instance na nakikialam ka sa anumang kaso tungkol sa pamilya mo, lalo na sa anak mo, kung sila ay may mga pananagutan sa batas at saan ngayon ang iyong anak daw, Secretary Remolia, para marinig ng taong bayan? Go ahead, sir. Nakakulong siya ngayon. Nakakulong siya. Nasa kustodiya siya ng PIDEA. Yun lang alam ko. Hindi ko pa siya nakakausap. May abogado na nagpunta sa kanya. Pero hindi ako nakikialam. Kahit kilala ko huya, kasi sa posisyon ko ito, kilala ko lahat ng tao eh. Opo. Kahit kilala ko halos lahat ng tao dyan, wala akong kinakausap para tumulong. At kahit sa aking nakaraan, even in the past, I've never asked a judge a favor to acquit anybody or to... kahit na isang wala ko, hindi wala ko sa ugali ko. Mm-hmm. Ang mali talaga. Mm-hmm. Ang abogado ho, nagdepensa na po ako ng mga tao. Kasama ko sa trabaho bilang abogado. Mm-hmm. Naging prosecutor na po ako ng private prosecutor na po ako ng isang kaso. Mm-hmm. Kasama ko sa trabaho ko 'yan. But in this case, I have not asked anybody any favor. Mm-hmm. Because the system has to work. I'm on top of the system. I trust the system will work. Mm-hmm. Pastor. Thank you, Secretary. Tama na sa atin, nangusap pa ating Pangulo. Sabi niya, I serve at the pleasure of the President. Mm-hmm. At nangusap ng ating Pangulo na there is no reason for him to let him resign. Yes. Kaya yun ang pinakamahalaga sa taong bayan na marinig at kami masaya sa statement na yun. So just continue what you're doing, Secretary Boying Remulla, and the Filipino people are behind you. Yeah. Salamat po. And probably, this will just inspire me to double my pace. Yes. Doing the reforms for our justice system. Napakarami hong due yesterday. Hindi ko pwede maghintay yung mga pagbabago na kailangan gawin natin sa ating sistema ng justisya. Yes. Now, the elephant in the room has been addressed, no? Sinagot direkta ng isang tatay bilang abogado at Secretary of Justice, tinanggap niya ang sitwasyon ng kanyang anak, Pastor.